Good morning, happy Friday, and welcome to Lisa's Vlog. At may pasok na po kami ngayon, tapos na ang term break ng guro. Ang topic ay selfless leader or person, okay? Ang topic ay selfless leader or person. Ito po yung kabaliktaran ng pagiging makasarili. Okay? Pag sinabi po natin selfless, binibigay po nila yung tulong o sarili nila para magtagumpay ang kanilang pamilya o ibang tao. Okay? Sila yung mga tao, simulan po natin sa pamilya. Sino po yung mga selfless person sa family? Sila po yung mga breadwinner. Sila po yung mga katulad nating magulang, di ba? Binibigay po nilang lahat ng sakripisyo para ang anak nila ay makapag-aral. Okay? Pwede sila nag-abroad o nagninegosyo, nagsasaka. So, yan po yung mga selfless persons, di ba? Sa ating pamilya. Sumunod po, pag halimbawa namang may sakit na yung magulang, nandiyan na po yung ating mga anak na tumataguyod na sa pamilya. Sila po yung mga breadwinners o tumutulong para mabuhay ng maayos yung kanilang mga kapatid, mapag-aral. Diba? Sarap po, no? Ngayon, sa pamilya talagang natural yan. Kailangan may ganun. Hindi pwede yung selfish person. Kailangan selfless talaga dapat. Kasi hindi po magbabago ang takbo ng buhay pag lahat ng tao ay selfish. Paano magbabago ang buhay ng isang mahirap, di ba? Kung lahat ay gusto sa kanila lang yung pera, kailangan merong mag-share. Kailangan merong kumuha ng responsibility para humayos ang takbo ng buhay. Ganun po yun. May nagsasakripisyo. Ito po yung ano ng karakteristik ng mga selfless person. Talagang they sacrifice. Hindi po nila inuuna yung sarili nila. Binibigay po nila yung kanilang parte para po sa ikauunlad ng buhay nila o para sa kanilang mga taong tinutulungan. Sumunod po yung mga selfless leaders. Yan po yung ating mga, yung totoong naglilingkod sa community. Marami naman po dyan, naniniwala po ko, lalo na sa mga politiko. Wag lang sila mag-corrupt, diba? Talaga pong makikita mo na yung kanilang puso at yung kanilang kayamanan ay ibinabahagi na nila sa taong bayan. Naglalabas sila ng personal nilang pera para matuloy yung proyekto. Kasi nga, talagang napaka-importante pong ang pera, okay, para makatulong ka. Hindi ka pwedeng tumulong palagi lang time. Kailangan may pera. So, itong mga selfless leaders natin sa government, nag-aabono po sila. Okay? Di ba? Sila po yung mayaman na tumakbo sa politiko at nagbibigay ng kanilang share liban sa kanilang sweldo. Marami po tayo niyan. At napakaswerte po natin pag nakakita po tayo ng mga ganyang politiko na hindi po sila pumunta sa politics para mangurakot. Pumunta po sila para maglingkod at binabahagi pa nila yung yaman nila sa taong bayan. Kaya po, saludo po kami sa inyo at kilala niyo po yan kung sino yung mga yan, yung mga madaling lapitan. Okay, sumunod po ng mga selfless leaders or person, yan po yung ating mga pare, ating mga pastor, na alam po natin na talagang pumasok sila sa bukasyon at binigay lang ang sarili nila para ituro, okay, yung tamang salita at matuto ang bawat isa. Pumunta tayo para sa Diyos, di ba? So sila po yun. At ang ating mga madre, di ba? Yung mga naglilingkod. Yan yung mga naglilingkod sa church, kahit nagka-choir ka lang, nagsasakristan. Sila po yung mga taong tinatawag nating selfless. Kasi yung free time po nila na dapat sa kanilang family,
yung free time po nila para sa sarili nila mag-shopping o ano, binibigay po nila yung servisyo na yun, diba? Yung tulad din po ng mga guru natin, diba? Na nag-extend, nagbi-missionary sa mga bundok. O kaya yung mga guru natin na pumupunta sa mga liblib na lugar para hanapin yung estudyante nila. Ay mga guru po natin na talagang nagbibigay po talaga ng tulong doon sa mga hirap. Sila po yung mga tinatawag na selfless persons, di ba? Sa trabaho naman po, meron po tayo niyan. Meron tayong mga selfless leader, yung mga supervisor natin na tinitrain tayo. Binibigay sa atin yung tamang training para ikaw mismo ay umunlad yung sarili mo. Kahit sabihin mong hindi sa kanya ang credit, hindi siya credit grabber, wala sa kanya yung sabihin na siya yung tumulong o siya yung nagpadala sa'yo sa training. Yung selfless leader na ito, siya yung talagang hinahanap niya yung para sa tao niya. O, dito ka, training ka dito. Tapos talagang mini-mentoring ka niya. Yan po sila, napakagaling po pag may mga ganyan kang taong makikilala sa trabaho at napakasarap po talaga makita. At bibihira po yan kasi po quiet din sila, humble sila. Yan po yung mga humble, di ba? Yung mga selfless leader. Nagkaroon po ako niyan. Marami po akong naging selfless leader. Hanggang ngayon meron po ako. At masasabi ko po sa dami po na naging principals ko sa tagal ko na nagturo, ang hindi ko makakalimutan talaga na selfless leader ko, yung aking Amerikanong principal sa Vietnam, si Dr. Tom. Okay, 40 years na siyang, 6 months lang po ako sa Vietnam. Hindi po ako nagtagal sa Hanoi, Vietnam, kasi napunta ako dito uli sa Indonesia gawa ng maraming holidays. Pero doon ko po nakita sa kanya yung pagiging selfless leader. Kasi po, pag mini-meeting niya kami, lagi niyang sinasabi sa amin. Kasi iba-iba po yung lahi namin. Ako lang yung Asian. Meron po kaming Canadian, American, meron kaming Australian yata yung isa kong kasama. So bago kami dun sa school na yon, Lita ito. So mini-meeting niya kami. Singaporean yung aming employer. Mini-meeting niya po kami at sinabi niya sa amin na hindi ako ang leader ninyo na maghahanap ng mga mali niyong katangian. First time ko pong marinig yun. Ako ang principal at supervisor ninyo na maghahanap ng magaling na parte sa inyong pagtuturo o pagiging professional. Kasi naniniwala ko lahat kayo ay professional. Akalain mo yun, ganun yung una mo narinig sa kanya. Napaka ano po, diba? Yung pang welcoming, diba? Napaka sarap pakinggan. So, hindi po ako nahirapan mag-adjust dun sa Amerikanong principal na yun, si Dr. Tom. At tapos po nung inano niya po ako, in-observe, napakaganda po lahat ng sinabi. Hindi siya sugarcoating, okay? So, ganun po yun. So, hanggang dito na lang. At shoutout sa mga mahal ko sa buhay. So, maging selfless person po sana tayo palagi.